Hello! Magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa aking segment ng ating celebration ng Pista ng Mapa 2020. Ang topic ng aking presentation ay OpenStreetMap Features as Proxy to Socioeconomic Indicators, a Network Theory Approach. Naku, medyo nosebleed yata itong title na napili ko sa presentation. So, basically, yung gusto ko lang gawin dito, no? Paano ko ba ginamit yung data mula sa OpenStreetMap kagaya ng number of building, number of schools, number of hospitals, kung paano madodescribe yung socio-economic na kalagayan ng isang lugar, in particular yung mga municipalities at saka mga cities natin sa Pilipinas. Okay? So kasi currently, yung government natin yung, o yung ibang mga agencies, medyo magastos kung paano nila ginagawa yung pag-approximate at pag-describe nito kasi maraming survey, on the ground, nagkukuha sila ng datos. So, tinitingnan ko paano kaya tayo makatipid dun sa proseso na ito. No? Paano natin magagamit yung mga proxy data na available naman online sa mga open source communities natin, open data communities natin. Magagamit ba natin yung mga datos na ito? Dinagdag ko pa dito sa methodology na ipapresent ko sa inyo, yung network theory approach. So, mamaya i-discuss natin ano ba yung ibig sabihin na network theory. In particular, yung pinagamitan ko ng network theory ay yung connection ng mga kalsada sa Pilipinas, no? Yung magiging dense ba o pagdikit-dikit ng mga kalsada, no? Malaki ba yung sinasabi nito sa isang sa socio-economic na kalagayan ng isang lugar. So, yun yung mga factors na titingnan natin maya-maya, no? Bago ako magpatuloy, no, pakilala ko lang saglit yung aking sarili. Ako si Albert Yumol, yung nickname ko ay Bash. So mamaya sa ating Q&A portion, tawagin niyo na lang ako na Bash. Okay? Yung ginagawa ko sa buhay, ako ay isang data scientist at isang aktivista. So yung mga bagay na natututunan ko sa industry, sa data science industry, dito sa Pilipinas saka sa abroad, lagi kong tinatali at ginagawa dun sa mga advocacy ako, okay? So, isa ito dun sa motivation ko kung bakit ko ginagawa itong project, no? Bilang isang aktivista, no, parang gusto kong makahanap at makapag-contribute dun sa solution, kunyari, ng kahirapan sa Pilipinas. Kasi kapag na-profile mo yung isang lugar sa Pilipinas, kung gano'n siya kahirap, no, alam mo kung saan magde-deploy ng effort, ng operations, ng tulong. So, mas madali kapag nagawa itong project na ito sa mga ganong actions, no? At pwede namang i-extend itong project na ito hindi lang sa poverty, no? In terms of resources, kasi kagaya nung sinabi ko kanina, yung mga features na ginamit ko dito, multidimensional. So, yung bilang ng schools, bilang ng mga relief centers, yung mga evacuation centers. So, maraming application ito, hindi lang dun sa sinabi ko kanina. Okay? Ano yung mga affiliations ko ngayon? Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang isang lead machine learning engineer sa Omdena. So, yung Omdena, isa siyang kumpanya based sa Palo Alto, California. Collective siya ng mga data scientists na nagsosolve ng mga real-world problems, mga social impact problems using artificial intelligence. No? Isa dun sa project na na-involve ako, last September tsaka October namin prinesent, nakipag-partner kami sa isang NGO. Ang pangalan ay Zap Malaria, nakabase siya sa Africa. So, yung ginawa namin dito, gumawa kami ng mga AI models, mga machine learning models para ma-predict yung occurrence o yung probability na magkakaroon o mayroong malaria sa isang lugar, no? Maganda dito, no, yung contribution nito talaga para makapagligtas ng buhay ng tao ay malaki, no. So ang hope ko dito kaya ako naging bahagi ng project ay pag na-polish na ni Zap yung results nila, na augment na nila yung data nila, na-polish na yung models, madala sana sa Pilipinas kasi prevalent pa rin yung malaria sa Palawan, sa Northern Mindanao at sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Kasalukuyan din ako nagtuturo ng data science sa isang bootcamp company na nakabase sa Asian Institute of Management sa Makati, yung pangalan niya Esquelabs. So yung advocacy naman namin sa Esquelabs ay i-democratize yung data science, magturo ng data literacy. Isa rin ito sa motivation ko kung bakit ako nagpa-present ngayon dito kasi isang salik, isang aspeto ng data literacy, yung tinatawag nating graphicacy.
Yung graphic kasi, ability siya ng tao para basahin, i-interpret, kumuha ng insights mula sa mga graph, mula sa mga mapa, mula sa mga chart. So, salute sa open street maps, salute sa organizers ng pista ng MAPA 2020 kasi itong mga platform na ito malaking natutulong para yung mga kababayan natin, yung mga communities natin maging aware dun sa technology, maging mas data literate sila kumbaga. So, I salute you for organizing this event. Ako, yung huli ko lang punto dito na ano yung ba yung pinaka-motivation ko kung bakit ginagawa itong project na ito. Ang layunin ko sa buhay bilang activist is to serve the people, to use my skills as a data scientist, as a technologist for the benefit of our kababayans. No? Kasi tayo-tayo na lang din yung magtutulungan. Okay? So balik na tayo dun sa topic natin na OpenStreetMap features as proxy to socioeconomic indicators. Magsisimula tayo dun sa ating objective. Yung dinefine ko na objective sa project na ito ay mag-implement na isang supervised machine learning approach para ma-predict yung income classification of cities and municipalities based on OpenStreetMap features. Yung Philippine Statistics Authority, no, may available na siya actually na datos dun sa income classification ng lugar. Pero ang nagtidikta talaga ng income classification kung magkano yung naproduce na pera ng isang city or ng isang municipality, si Department of Finance. So mamatingan natin kung saan natin kinuha yung mga datos. Okay? So, proceed tayo din sa sa methodology na ginawa ko. Una, nag-import muna ako ng brain cells kasi kailangan ng utak nung ginagawa ko yung project na to. Unang-una, inakala ko na, madali lang ito kasi available naman yung data sa PSA, yung mga shapefiles ng mapa na gagawin ko available naman. I was wrong. Napamper kasi ako kasi yung mga projects na ginagawa ko abroad, mas parang modeling na agad ang linis ng data nila. Pagdating ko dun sa mga problems na sinasolve ko sa Pilipinas, hala, ang kalat. Parang isang linggo naglilinis lang ako ng data for this presentation. So, nako, yung pinagdaanan ko talaga, lesson learned, na kapag data from the government, data from NGOs, ang dami mo talagang processing na kailangan gawin. So, isa yun sa tumampok sa akin mula sa experience ko sa project na ito. So, ito yung general outline ng methodology na ginawa ko. Parang gumawa ako ng function to contain the methodologies that I have. Ang goal ko talaga is to predict income classification. Nadi-discuss natin later on kung ano yon. So, una, kukunin ko yung data nito mula yung income classification or IC. Kukunin ko siya mula sa Philippine Statistics Authority. Next, gusto kong, pag nakuha ko yung information na yon, gusto kong makuha yung mga corresponding na lugar na yon. At saka yung mga shapefiles niya para madali ko siyang mamapa later on. Tapos, yung susunod na step, extract ko yung mga sinasabi ko kanina, yung number of buildings, number of schools, number of hospitals, amenities yung tawag doon sa OpenStreetMap. Actually, maraming feature ito si OpenStreetMap na pwede pang i-explore, pero sa totoo lang, nabigatan na ako doon sa data pa lang ng amenities. Parang, nung nagkukuha ko mula doon sa OSM, tumagal ako ng parang 6 hours to 8 hours, nagkukuha pa lang ko ng amenities. So sabi ko, okay, tatry ko muna itong amenities, later na lang for exploration yung pagkuha pa ng ibang datos kasi nabigatan na ako. Yung sumunod na step, ganun din, pagkuha naman ng road networks, OSM pa rin, ganun din. Sabi ko, maraming types pa kasi ng road networks, pwedeng kunin mo yung mga road na nadadrivean, yung mga road na pwedeng lakaran. So, ang kinuha ko lang dito yung mga road na pwedeng madrive ng sasakyan kasi nga mabigat yung data. Halos 5 oras yung pagguha ko nung pag-extract ko nung road network data pa lang kay OSM. Tapos yung last step ko dito ay mag-test ng mga models na ginagamit ko na, mga machine learning models, AI models, no, kung paano mapapredict. Tapos eto, i-return lang niya kung ano yung classification kasi later on yung income classification ng Department of Finance 1 to 6. Okay? So again, kinuha ko yung datos ng income classification sa PSA. So ang maganda dito, nakita ko na nung tiningnan ko yung datos ng Philippine Standard Geographic Code o yung PSGC, yung
ito yan eh, nasa download PSD sa publications. Pag dinownload mo yan, sakto, meron silang column doon na nakalagay na yung income classification. So, tuwang-tuwa ako. Nung tiningnan ko sa Python, sa Jupyter Notebook, dun ko pre-nasses yung mga data na nakuha ko, nakita ko na ito, oh, income classification. Medyo makalat pa itong dataset na to kasi meron pa siyang region, merong province, pero yung interest ko lang talaga yung mga municipality tsaka mga cities. So mamaya outline ko kung paano ko nilinis yung data. Pero at least, no, yung income classification andoon na. Tapos eto yung sinabi ko kanina na ano ba ibig sabihin ng income classification? So basically, tag lang ito ng Department of Finance sa lugar base kung sa magkano yung pera na napoproduce annually ng isang lugar, ng isang city, ng isang municipality, ng isang probinsya. So dun sa model na ginamit ko, gumawa ko ng model na hiwalay for cities tsaka municipality kasi magkaiba pala sila ng pagtag kasi yung mga first class municipalities 55 million or more lang. E yung mga first class cities, 400 million or more. So, dito lang yung basis ko kung paano ko tinag yung dataset later on. I-discuss din natin later. Yung mga shape files, no? Kasi yung nakuha kong data kay PSA ay PSGC lang o yung tag ng mga location. Tapos ito, itong income classification. Eh mamaya gusto ko siyang i-print as a map kasi nagsa-celebrate tayo ng pista ng mapa. So, syempre gusto ko ma-present ng mapa ng Pilipinas kung saan nakikita itong mga datos na ito. So, kinailangan ko na kumuha ng mga shape files. So, yung shape files na pinagkuhanan ko, kumuha ko mula sa Humanitarian Data Exchange. So, bakit ito yung pinili ko? Kasi may mga projects ako nagkinawa before para sa COVID response naman. Ito rin yung pinagkunan ko ng shape files. Tapos, ang maganda dito, alam ko na ina-update nila, bine-verify nila frequently, no? So, na-ensure naman, confident naman ako sa integrity nung shape files na meron dito. So, eto, dinownload ko itong file na ito, itong zip file ng shape files. Halos isang 1 gig yung size ng file na iyon. So, nung tiningnan ko yung laman, ayun, nakita ko yung gusto kong hanapin. Gusto kong hanapin dito ay eto, PSGC code, no? Para ma-connect ko mamaya yan dun sa mga income classification na nakuha ko sa data mula kay PSA. Tapos, ito yung mahalaga sa akin, yung geometry. Yung geometry kasi yung gagamitin ko mamaya para ma-imapa ko, no? Ma-overlay ko sa mapa yung mga income classification na ito. Okay. Yung next step ko, kailangan ko mag-import ng more brain cells. Kasi, yun nga, kagaya na kwento ko kanina, ang hirap talagang linisin ng data. So, ginawa ko, kinombine ko yung data mula sa PSA tapos yung shape files na para ma-imapa ko saan ba talaga yung corresponding lugar sa mapa ng mga income classification na iyon. Tapos, finilter ko yung cities at municipalities lang. So, tinanggal ko yung mga province, tinanggal ko yung mga region. Tapos, kinuha ko rin yung lat long from the geometry. 3 para sa visualization mamaya para malagay ko yung mga cute na mga tag dun sa mapa later on. Okay. So, yung mga features kung bakit pala ako nauwi sa amenities lang kasi tingnan ko maliban sa hindi kinaya ng powers ko na i-process lahat ng features ng OpenStreetMap kasi sobrang dami niya. So, nag-focus lang ako sa amenities. Tapos nakita ko naman, nag-consultin ako dun sa mga ibang studies, mga publications, kung paano nila ginawa. Yung pag-quantify nga ng socio-economic indicators, amenity din naman yung ginamit nila. So, ganun na lang din yung ginamit ko. So, ni-reference ko lang itong data mula sa OpenStreetMap para makita ko ano ba talaga yung mga data points na kinukuha niya. Okay? So, ginamit ko itong OpenStreetMap feature na amenity for the data. Ngayon, nakatira ako ngayon sa Makati. Tapos, originally, I'm from Baler, Aurora. So, gusto ko lang ma-verify ng konti yung mga points na nakuha doon. So, ang nakita ko dito, okay, obvious talaga na mas maraming amenities na meron sa Makati, yung nasa left na listahan, meron daw 752 na restaurant. Sa Baler, meron lang na 23 restaurant. Yung napansin ko lang dito, since I'm from Baler, no, nakita ko na okay, medyo hindi pala updated yung data sa
sa OpenStreetMap. So, mas kailangan din talaga ng more mappers later on, no? Para mas ma-improve yung dataset natin. Na nakita ko mula dun sa pag-aaral ko ng mga datos na nakuha ko na mas kompleto talaga yung mga nasa cities as compared to ano, to municipalities. Okay. So after kong makuha yung ano, yung data ng amenities, yung next ko na ginawa ay kunin yung networks ng mga kalsada. So ito yung mga metrics lang ito, mga mathematics na kaka-nosebleed. Pero yung sinasabi lang niya, kunyari yung nodes o yung letter N dito, gaano kadami intersection. So kunyari may dalawang kalsada tapos nag-cross sila, binibilang na isang node o isang intersection yung kung saan nag-meet yung kalsada na yon. So sa Makati, merong 3,194 na nodes. Sa Baler, meron lang 364. And so on. So eto, ginamit ko lang itong mga metrics na ito kung gaano kadami yung mga nodes, gaano kalalapit yung mga kalsada sa isa't isa, and so on. Okay? So yung ginamit ko ditong concept ay yung graph theory. No, sa graph theory may tinatawag tayong nodes at saka mga edges. Yung mga nodes siya yung ano, kagaya nung sinabi ko kanina, parang siya yung intersection, pero hindi lang ito yung application noon eh. Pwede mo siyang ma-apply sa maraming ano, problems in life, o kunyari gusto mong mag-describe ng social media, for example, pwede mong isipin na yung mga nodes ay mga tao. So kunyari ikaw, mga friends mo, so mga nodes kayo, tapos yung connection ninyo sa isa't isa, yun yung edge na tinatawag. Okay? So ito yung isa sa ano, pinaka common example ng graph theory, no? Yung ano, airports, na yung connection ng mga airports, makikita mo talaga na very applicable yung graph theory sa mga bagay na connected. Okay? So, isa dun sa ano, parang motivation ko din kung bakit ako naging aktivista. Kasi, nung college, no, ang degree ko ay physics, tapos applied physics, tapos ang inaaral namin before, complex systems. So, gumagamit talaga kami ng graph theory, ng network theory para mag-solve ng mga problems. No? Yung advisor ko nun, yung project niya na ginagawa, visualize na ginamit niya yung network theory para maimapa yung interactions or transactions ng mga NGOs, congressmen, tsaka mga senators. So itong plot na to, pinapakita ito nung panahon ni Noy Noy yung PDAF network ng mga kongresista natin, ng mga senators. Tiningnan namin yung mga datos dito, nakita na yung mga nodes, ibig sabihin ito, yung mga bilog-bilog dito, mga ano sila, mga NGO, mga senators, tapos yung connection nila, itong mga lines na andito, sila yung dami ng transactions. Tapos nakita doon na maraming ghost names. No? May mga nodes na hindi nag-exist, mga tao sila na pangalan lang. Tapos yung iba naman na nodes, sino to? Si Enrile, si Estrada, tapos si Revilla. So isa to sa mga naging justification kung bakit sila nakakulong dahil dun sa involvement nila sa corruption in relation to PDAF. No. Ito, yung graph na nakuha ko mula sa OpenStreetMap ng street network. So, ito yung sa Makati, yung nasa left, ito yung sa Baler. Makikita mo talaga na, oh na, pwede mo palang gamitin talaga yung road networks para ma-quantify mo yung kaunlaran ng isang lugar. Kasi makita mo sa Makati, naku, ang dami talagang connected na roads as compared to sa Baler na nakakluster lang din sa poblasyon. Okay? Una kong naging hurdle dito ay yung balance ng data nung pinaprocess ko. Mula sa experience ko kasi as a data scientist, as a machine learning engineer, kapag ganito nako, katastrophe ito pag pinasok ko sa model, mababa yung performance nito. So may ginawa lang ako na paraan para ma-address ito. Ang pinapakita lang ng graph na ito, kahit kung gano'ng kadami yung cities, na first class city, second class city, saka sa graph naman sa kanan, first class municipality and so on, ang makikita natin dito sa Pilipinas, marami talaga na first class cities na. Sa municipalities naman, halos karamihan sa kanila, mga fourth class city. Okay? In-address ko yung imbalance sa dataset na ito using synthetic minority oversampling technique o yung SMOT para ano lang. So gumamit lang ako ng algorithm na kagaya ng K nearest neighbors, so KNN. So kung gusto nyong i-search KNN yung ginamit ko. Para ano, maging balance yung dataset para mas maging maganda yung performance ng model. So ito yung results ng model nung in-apply ko na siya. Nag-try ako ng maraming models, no, kagaya ng logistic regression, random forest, linear SVC,
multinomial knave base and so on. Tapos nakita ko, ang pinakamagandang performance para sa city ay yung gradient boosting. Typical naman tayo kapag nag-join din ako ng hackathons, normally ang taas talaga ng performance ng gradient boosting. Pero may tendency lang siya na mag-overfit. Pero in-address ko naman yung tendency na yun by adding another parameter para mabawasan yung pag-overfit niya. So yung performance ng model ay around 90%. So imagine, no, yung cities, madali lang siyang i-predict kasi unang-una, kagaya ng information na sinabi ko kanina, madaming data na available sa city, naka-prioritize yata to kay OpenStreetMap, no? Nung tiningnan ko naman yung results ko sa municipality, naku, ang baba ng results. So parang nag-manifest yung kanina kong observation na kulang talaga yung information, no? Kulang talaga pa yung information na meron tayo para dun sa mga municipalities. So parang magandang rin sa atin to, yung call to action na increase natin yung efforts natin para imapa pa, kumuha pa ng data, no, sa ating mga ibang lugar dito sa Pilipinas. Okay, in summary, ito yung futile attempt ko para i-map yung segment lang sa Pilipinas. No? Dinignan ko lang kung nagme-make sense ba yung income classification. So, ito yung intensity dito. Ibig sabihin, mas maraming pera. So, mas maraming pera. Ayun, nagpo-focus dun sa may Makati area. No? Kitang-kita naman dito sa mapa na ganoon nga. Mas dun naka-cluster. Ni-scale ko lang itong results na to. Pinakita ko siya sa buong Pilipinas. Tapos, binerify ko lang na yung mga urban centers ba natin, dun nako-concentrate yung pera. So, based sa income classification, tama naman. So, nakita ko na, okay, accurate naman yung model na ginawa, tapos maganda naman siya sa visualization ko nung minapa ko na. Okay, so ayun. Medyo ganun lang yung kinatuntungan nung results ko pa. Marami pang pwedeng gawin dito, kagaya nung sinabi ko kanina. Pwede nating dagdagan pa ng features sa OpenStreetMap. Amenities lang kasi ginamit ko eh. Marami pang pwedeng idagdag na features mula sa OpenStreetMaps. Tapos marami pa rin type ng road networks na pwedeng implement. So I think by addressing those, mag-improve pa talaga yung model. Tapos, yun nga, kagaya nung sinabi ko kanina, kapag nadagdagan pa natin ng data points, no, kapag mas marami pa sa atin yung nagmapa, nag-input ng data, mas maging accurate yung mga models na meron tayo. So moving forward, ano yung ating call to action para dun sa ating mga listeners, ano yung mga takeaways natin, no? Kailangan natin ng mga mappers na tutulong talaga sa OpenStreetMap kasi alam ko na ito ay isang community, no? Talagang very noble yung ginagawa nila na cause. So we need more people contributing to open source communities. So kung may mga free time kayo, talagang gamitin natin ito, no, para magkaroon din tayo ng sense of of nationhood, pagtulong sa ating kapwa, no. So magandang bagay ito kung gusto mo mag-explore ng volunteerism. So isa pa, we need to push for open data. No, napansin ko na talaga, naku, ang kalat ng data na nasa PSE, nasa government. So marami pa tayong bagay na pwedeng ma-improve at magagawa natin to kung tulong-tulong tayo, i-assert natin na magkaroon ng open innovation, open data. And I do believe that the future is open collaboration. The future is open innovation. No, through collective action, can we truly make a difference in this world? So ayun. Maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope may natutunan kayo dito sa session natin. This is just my futile attempt, no, to study socioeconomic indicators in our society. I know marami akong sinimplify na bagay kasi ito ay isang complex phenomenon. Pero I think this is a good demonstration of how you can start as well, these kinds of efforts, no. Available din sa GitHub account ko yung lahat ng code na ginamit ko. So, please, please, please feel free to explore, use the code. Kaya nga rin ako advocate talaga ng open source kasi binibigyan tayo ng freedoms, diba? Ano ba yung mga freedoms ng open source? Freedom to use, libre mo magagamit. Freedom to share, nashishare mo. Freedom to modify, namomodify mo yung source code. Tapos, freedom to share your modifications. So, kagandahan nito, kapag gumagamit tayo ng open data, kapag gumagamit tayo ng open innovation, no, yung mga problema ng society mababawasan, kagaya ng corruption. Kapag naging open data yan, naku, makikita natin, ma-audit natin collectively kung ano yung nangyayari sa ating society. So, again, maraming salamat sa inyong pakikinig. I enjoyed creating this content for you.
Please do ask questions and connect with me via LinkedIn if you want to collaborate with projects. Again, maraming salamat. Thank you.